Hello mga ka-anime! Welcome back sa ating channel. At bago tayo mag-umpisa sa panibagong kwento, mag-i-intro muna tayo. Bago natin simulan ang panibagong kwento ng High School League, gusto ko lang ipaalala sa inyo ng paulit-ulit na ang kwentong ito ay isang fan-made lamang na nabasa ko lang sa isang site at hindi ito kasama sa totoong kwento ng Slam Dunk. Ngayon, kung nagustuhan niyo ang ganitong kwento, please pa-like ng ating video at pa-follow na din sa ating Bilibili account na Tagalog Anime Manga. Tara, umpisa na natin ang Chapter 110 ng International League. Nakagawa nga itong sila Sendo at Ryota ng isang napakahusay na play na naging dahilan upang makuha ulit nila ang kalamangan sa Kuzo. Habang itong coach ng Kuzo naman ay napabulong na sa kanyang sarili. Ano ba naman to? Ano bang nangyayari sa aking kupunan? Mukhang nahihirapan talaga sila sa mga manlalaro ng show ko ah. Na kahit wala itong may pula ang buhok at itong si Rukawa sa laban, hindi pa din namin magawang mapalaki ang kalamangan sa kanila at nagagawa pa ding makuha ng show ko ang lamang sa amin. Nakakainis din kasi itong si Sendo. Hindi magawang mapigilan ng mga manlalaro ko. Yan ang sabi ni Coach Roshi sa kanyang sarili. Sa kabilang banda naman, hawak na ng Kuzo ang bola at dinadala na ito ni Jin papunta sa kanilang basket. Habang itong si Ryota naman ay mahigpit ang ginagawang depensa kay Jin. Okay mga kasama, galingan natin. Huwag tayo magpapatalo sa kanila. At kahit nakuha na ulit nila ang kalamangan sa atin, siguradong magagawa pa din naman nating makuha nung walang kahirap-hirap ang kalamangan sa kanila. Basta focus lang at tumingin sa bolang hawak ko. Yan ang sigaw ni Jin, sabay atake sa depensa ni Ryota. Subalit, hindi din naman nagpapatalo si Ryota sa opensang ginagawa ni Jin sa kanya. At nagagawa nitong sabayan ang ginagawang galaw ni Jin. Nabiglang isang no-look pass ang ginawa ni Jin papunta kay Rio. Sabay lusot sa depensa ni Ryota. At nang hawak na ni Rio ang bola, bigla din naman itong napalingon ng mabilis kay Jin. Dahil agad na nag-cut si Jin sa depensa ni Ryota. Kaya naman, dali-dali nang ibinato ni Rio ang bola papunta dito. At nang hawak na ni Jin ang bola, agad din naman itong umatake sa kanilang basket. Habang si Ryota naman ay naiwan na sa bilis ng cut ni Jin sa kanya. At nang malapit na si Jin sa kanilang basket, agad naman itong tumalon at takmang gagawa ng isang layup. Subalit, bigla din naman itong sinabayan ni Akagi sa itaas. Naikinagulat talaga ng uso ni Jin. Ano? Ang bilis naman itong si Akagi. Mukhang hindi ko na magagawang makapuntos dito ah. Kailangan na ipasa ko na ang bolang ito. Yan ang sabi ni Jin sa kanyang sarili. Sabay pasa ng bola papunta kay Sanji. At nang hawak na ni Sanji ang bola, agad naman itong tumalon at takmang gagawa ng isang slam dunk. Tignan nyo! Nalibre na si Sanji sa ilalim ng basket! Siguradong isang monster slam dunk na ang gagawin nito! Sige Sanji! Gawin mo na ang binabalak mo! Ipakita mo sa kanila kung gaano ka nga ba talaga kalakas dumakdak! Nagkakamali kayo! Tignan nyo! Andyan pa si Fujima! Siguradong magagawa niyang pigilan itong si Sanji sa itaas! Basta kailangan maging maganda lang ang timing ni Fujima sa pagtalon upang magawa niyang pigilan ang Sanji na yan! Tama ka nga, andyan pa si Fujima. Pero magagawa niya ba kayang talunin ang Sanji na yan? Masyado siyang maliit para sumabay kay Sanji. Yan ang usapan ng mga manonood. Sa kabilang banda naman, itong si Sanji ay tumalon na nga para gumawa ng isang slam dunk. Habang si Fujima naman ay agad ding tumalon at pilit na pinipigilan si Sanji na makapuntos. Heto na ako. Ngayon, makikita niyo na ang slam dunk ko. At ikaw Fujima, hindi mo ako magagawang pigilan. Sisiguraduhin ko na ikaw ang mapapahiya sa sabayan nating ito. Yan ang sigaw ni Sanji. Habang si Fujima naman ay patuloy lang sa paghabol kay Sanji para mapigilan ito sa binabalak niyang slam dunk. Subalit, sa pagkakataon na to, mas nakakalamang si Sanji sa taas at mas nauna na itong nakaangat kesa kay Fujima. Patay, naunahan niya ako. Hindi ko kasi siya agad nakita kaya naman naunahan niya ako sa pagtalon. Mukhang matatalo niya ako dito ah. Pero gagawin ko pa din ang lahat para maabot ko ang bola at hindi ako susuko upang hindi niya magawang makapuntos. Yan ang sabi ni Fujima sa kanyang sarili. Subalit, kahit anong gawin ni Fujima na pagpigil kay Sanji, hindi niya na ito naabutan pa dahil na nga sa naunaan siya ni Sanji sa pagtalon. Kaya naman, nakagawa na nga si Sanji ng isang monster slam dunk na naging dahilan para magawa na naman nilang makuha ang kalamangan laban sa Shouko na ikinainis talaga ng uso nitong si Fujima. Buisit, naunahan niya kasi ako. Napahiya tuloy ako sa Sanji na to. Malas talaga. Pero hindi pa dito nagtatapos Sanji. Dahil kapag nagkasabay ulit tayo,
Sisiguraduhin ko na nasupalpal ang aabutin mo sa kamay ko. Yan ang sabi ni Fujima sa kanyang sarili. Habang si Sanji naman ay biglang nilapitan si Fujima. Ano na Fujima? Sabi ko naman sa'yo, hindi mo kayang isang katulad ko kahit na magsama pa kayo ng captain nyo. Hindi nyo ako magagawang pigilan. Tandaan mo Fujima, marami ka pang kakainin na bigas para matalo mo ako. Yan ang pagyayabang na sabi ni Sanji kay Fujima. Habang itong si Fujima naman ay naiinis ng sobra. Ang yabang mong Sanji ka. Pasalamat ka na unahan mo lang ako sa pagtalon. Yan naman ang sabi ni Fujima sa kanyang sarili. Sa kabilang banda naman, hawak na ng Shouko ang bola at tinadala na ito ni Ryota papunta sa kanilang basket. Okay team, gawa ulit tayo ng puntos. At ikaw Fujima, bumawi ka. Bawian mo yang si Sanji. Yan ang sigaw ni Ryota. Sabay atake ng sobrang bilis papunta sa kanilang basket. Habang si Jin naman ay agad na hinarangan itong si Ryota. Sa tingin mo, saan ka pupunta? Hindi ka makakalusot sa akin, Miyagi. Dahil masyado mahigpit ang depensa ko para sa'yo. Hindi kita hayaan na makalagpas sa kinatatayuan mo. Yan ang sabi ni Jin. Habang si Ryota naman ay hindi man lang naapektuhan sa depensang ginagawa sa kanya ni Jin. At patuloy lang ito sa pag-atake. Nang biglang tumalon si Ryota. Sabay tumira ng isang alanganin na jump shot. Ano? Tumira siya kahit na alanganin ang pwesto niya? Siguradong sasablay yan. Yan ang sabi ni Jin sa kanyang sarili. Nang biglang sumigaw si Ayako. Dahil napansin din ito na alanganin ang tira ni Ryota. Shouko! Ang rebound! Humanda na kayo para sa rebound! Dahil alanganin ang tira ni Miyagi. Kaya naman, siguradong mintis yan. Yan ang sigaw ni Ayako. At ang bolang itinira ni Ryota ay hindi nga pumasok sa kanilang basket. Nang biglang tumalon sila Akagi at Sanji para kunin ng rebound. Heto na ang isang alamat na rebound. Ngayon, nawala amoy pulang buhok sa inyo, siguradong amin na naman ang rebound na to. At ikaw Akagi, huwag ka nang sumabay pa dahil malabong makuha mo ang rebound laban sa akin. Yan ang sabi ni Sanji. Sanji, huwag ka muna magsalita nang hindi pa tapos. Dahil hindi mo naman alam kung sino nga ba talaga ang mananalo sa rebound na to. Yan naman ang sabi ni Akagi. Subalit, sa pagkakataon na to, magkasabay na tumalon sila Akagi at Sanji sa itaas. At walang sino man ang mas nakakalamang sa kanilang pwestuhan. Pero dahil sa alam natin na mas mataas tumalon itong si Sanji kaysa kay Akagi, nagawa nitong matalo si Akagi sa ere. Kaya naman, si Sanji ang nakakuha ng rebound. At nang nakababa na itong si Sanji at Akagi galing sa rebound, bigla namang binunggo ng malakas ni Sanji si Akagi na naging dahilan para mapatumba nito si Akagi sa sahig na ikinagulat talaga ng gusto ni Mr. Smith. Ano? Pero imposible ito. Natumba si Akagi gamit lamang ang onting lakas ni Sanji. Imposible talaga to. At oo, alam kong malakas si Sanji. Pero alam ko din na hindi basta-basta napapatumba itong si Akagi. Kaya naman, napaka-imposible talaga na napatumba ni Sanji itong si Akagi. Grabe, imposible talaga ito. Yan ang sabi ni Mr. Smith sa kanyang sarili na talaga namang hindi makapaniwala. Habang si Sanji naman ay biglang tinitigan si Akagi. Sabay ngumiti at ipinasa ng sobrang bilis at lakas ang bola papunta sa tumatakbong si Jin. At nang hawak na ni Jin ang bola, mabilis din naman itong tumalon at gumawa ng isang easy layup. At sa pagkakataon na to, wala nang nakasabay pa kay Jin. Kaya naman, nalibre na ito at nagawa niyang maipasok ang kanyang layup sa kanilang basket na naging dahilan upang madagdagan pa ang kalamangan nila sa Shouko. Sa kabilang banda naman, si Akagi ay nakatitig lang ng seryoso kay Sanji. At talaga namang sobrang naiinis ito sa lalaking ito. Humanda ka na Sanji. At kung sa tingin mo natalo mo na ako sa lakas, pues, diyan ka nagkakamali. Dahil hindi naman buong lakas ang ginawa mo sa akin. Kundi may kaunting panggugulang doon. Humanda ka na. Dahil ako naman ang babawi sa'yo. Babawian kita katulad ng ginawa mo sa akin. Ngayon, humanda ka. Yan ang sabi ni Akagi na talaga namang sobrang seryoso. At dito na nagtatapos ang Chapter 110 na International League.